Yan, so magandang araw mga ka-farmers. Narito po ako muli dito sa aming farm. Kung saan ay bibisitahin po namin itong aming farm. Kung saan ay matagal po natin ito, hindi po ito nabisita. So yan mga ka-farmers. Ito po ay tinaniman namin ng isang super hybrid na SL19. So yan, makikita nyo po. Ayan, sa likod ko. Bukas na po ay ito ay aanihin na, no, mga ka-farmers. So yan. Ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pag-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos ko. Yan. Kaya titingnan natin yung mga crop standing at yung characteristic ng isang SL19. Dati po namin ito tiniman ng SL8, RC Poroto at ngayon yung SL19. So yan po. So yan mga ka-farmers, no? So makikita natin na itong itong tinaniman namin ng SL19. So titingnan nyo kung gaano napakakapal po ng kanyang uhay. So yan. Ito po ay 105 days. So bukas ani na 106 days. So ang isang SL19 mataas ang isang milling, mataas po ang kanyang milling recovery. Mataas po ang ani. So yan po. Mahaba din po ang kanyang uhay. So yan po. Ito po ay umaabot po sa 240 po ang kanyang pwedeng anihin sa isang hektarya. So yan po mga ka-farmers. So ang SL19, mabangguri po ang kanyang kanin at mataas po ang kanyang milling recovery. Meron po ito 7 to 14 metric tons per hectare mga ka-farmers. So yan. Ito po mga ka-farmers. Tingnan natin. Ayan. So talagang napakakapal po ng SL19. So walang kadamo-damo dahil po ito ay inispira namin ng pangdamo at saka mga herbicide, insecticide. Ayan po, napakakapal po. Bukas mga maga po ito aanihin. So kukuha din po tayo ng sample, no? Tsaka yung kanyang panicle length kung ilan po. Bali kukuha na rin po tayo ng 5 sample at kukunin natin yung panicle length kung ilan po ang meron na sa SL19 po mga ka-farmers. So yan. So, napakakapal po. Ito po ay rekomendado po sa wet or dry season mga ka-farmers. So po ito ay ginamitan po namin ng organic na yung ginamit namin na fertilizer tsaka 222-17-017. Yan po ang aming ginamit. Bali ang ginamit ang ilang bag lang po ang aming ginamit. Bali inabot po lang 7. Yan po mga ka-farmers, 7 bag ng fertilizer. So yan. Punta tayo dito mga ka-farmers. Sa kanya tagiliran. Ayan. Walang katamo-damo mga ka-farmers. So, ayan mga ka-farmers. Tingnan mo naman kung gaano kakapal ang bunga ng SL19. Kapal. Mga farmers. Ayan. Mga farmers. Oh. Ayan. SL19 mga farmers. Tingnan niyo ang meron. Tingnan niyo ang kanyang bunga. Ayan, oh, napakakapal mga farmers. Ayan. So dako tayo rito mga farmers, no. Ayan. Ayan.
kapal. May re-recommend ako po ito sa dry season. Mas maganda po ang taniman ng SN19 sa dry season po, mga ka-farmers. Ayan o. Kapal. Huh? 106 days. Bukas anihin na. Tingnan natin dito sa ano. Tingnan nyo naman ang hitik sa bunga ng SL19. Tayo sa gilid, yun. Dilaw na dilaw na mga ka-farmers, oh. Oh. Pwede nang anihin talaga bukas. Kapal. So yun lang po mga ka-farmers. Update dito sa aming tinaniman ng SL19. Talagang sobrang kapal, oh. Oh. Madalang po yung inatake ng stem borer, no. Dahil ngayon nga po, inapply namin to ng maaga, insecticide, para po sa kanyang pag-atake ng stem borer. Para po maiwasan yung paglugi natin, talaga maalagaan po natin ang ating mga palaya, no. So medyo may green-green pa dyan. Ayan. Try rito. Ito, kapal, oh. Grabe. Oh. Kapal. Sarap ang bigas po nito. Mabango rin po ang kanin nito na SL19. Kaya po umabot ito ng ano, ng 200 hanggang 240 per ano, kabans per hektar po ito. Oh. Ibang iba po ngayong tanim na ngayon. Dahil mas makapal po ngayon, oh. 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 Tingnan niyo po, oh. Ayan. Grabe. Kapal. Grabe po ang kapal, oh. Sobra. So yun lang mga farmers, update dito sa SL19. At yan, titignan natin bukas kung ilan po ang aming maani dito sa SL19. Yan po. Sa magandang araw mga farmers, magandang salamat po sa inyong suporta. At God bless po. Ingat.